Good evening everyone dito po sa mga nasa Philippines. Good evening po sa inyo. And ganoon din naman good morning sa lahat po ng kasama natin dyan from the United States. Ayan. So welcome po sa atin pong another segment no ng Hope Talk. Wala pong iba. Dito lang po yan sa IPASS Online Academy. And again, I'm still your host. This is Coach Justin of IPASS Online Academy. And of course, the host of your Hope Talk. Ayan. Dito po sa Hope Talk, no, we interview you know, your new passers and give their testimonials about how they aced this NCLEX journey. Ayan. So, ayun, no, this is a special night. And of course, without further ado, let me introduce our guest for tonight, Sir Jake Paulo Liamas, USRN. Hello, Sir Jake. Good evening po. Welcome po dito sa Hope Talk. And again, congratulations and thank you for being with us. Ayan. So, sir, we are so excited to hear your story. But before that, I would like to know, how are you feeling right now, sir? Sir, hanggang ngayon, talagang hindi pa ako makapaniwala na talagang na nakapasa ako ng NCLEX in one take. Talagang hindi pa rin nagsisink in pa rin siya paano nangyari lahat. Ang bilis ng pangyayari talagang with the couple of months na paghahanda. Mm-hmm. Tapos, yun nga po, hindi ko inaasahan talaga. Actually, nawalan ako ng gana, kalagitnaan, pero pinagdasal ko na lang, sir. So, ayun, sir, we would like to know more about you. Can you give us at least a background of your nursing education, sir? Saan po ba kayo nag-aral ng nursing? Saan po kayo nag-work? And nasa na po kayo ngayon? Ako si Jake, okay? So, I am graduated from Our Lady of Fatima University, Valenzuela in 2009. I took my nursing licensure examination on June of the same year. Talaga, nung mga panahon natin, nung 2008, mahirap maghanap ng trabaho. Aminado ako. Dumaan din ako sa pagiging volunteer. Volunteer, siyempre somehow meron kang maliit na allowance from the hospital. So nag-work ako 2 years in private secondary hospital near my hometown. At na-assign ako sa MS. Minsan binababa ako sa ER. Pero tinanong ko yung sarili ko eh. Kasi one question is, ang mahal ng tuition fee ng nursing. Alam natin yan. At yung paghahanda, siyempre pag nag-duty ka, diba? Ang gastos, books, lahat. So tinanong ko yung sarili ko, how am I going to meet my basic needs, my family needs, how am I going to support them? Talagang kino-question ko, bakit forever ba ako mag-iba volunteer? Sabi kong ganyan. So tumagal ako ng 2 years. Pasalamat ako kasi I learned a lot talaga from that hospital. Pero sabi ko, kailangan ko maghanap ng alternative jobs. Sabi ko, nag-try ako mag-medrep 3 months, pero medrep is not for me. So ang nangyari, may tumawag sa akin from Pampanga. If you guys are familiar with medical coder, I am part of American Health Information Management and Association, part ako nun, and yun yung work ko until now. From 2011 till now, yun yung work. So yun, nag-work ako sa Pampanga 1 year, 2 years sa Taguig, pinirate ako sa UAE, nung pagkapirata sa akin, sabi ko, kaya naman pala ako pinirata kasi hindi pala maganda ang patakbo ng isang company. So yun, nag-decide ako na lumipat sa Qatar. Nasa Qatar ako ngayon, currently working in a government hospital. Pero hindi ako clinical setting, hindi bedside. More on admin, more on insurance, more on medical records, electronic medical records. Yun yung background ko. So ngayon, ang hirap ah. Ang hirap kasi, biruin mo, magwo-work ka. At the same time, pag-uwi mo, kailangan mo umattend ng online review from IPASS. Kailangan mong sagutan yung UWorld kasi ginastusan mo yan. Kailangan mong sagutan yung Archer. Yung books, kailangan mong buklatin. Pero minsan talaga darating guys sa time na pagod, drain na drain tayo. Especially, working in the Middle East, hindi siya ganun ka-ano eh. Hindi siya ganun kadali. Talagang meron kasi mga barrier tayo sa mga, lalo na sa mga katrabaho natin, sa colleagues, sa mga pasyente, sa mga doctors. Pero sabi ko, lahat naman ng paghihirap natin magbubunga yan. At yun nga, kailangan natin ng perseverance, kailangan natin magdasal. Kung if ever man, alam mo yun, parang pagod tayo sa mga nangyayari o pagod yung utak natin, ayaw gumana, magpahinga muna tayo.
Kasi ganun yung ginagawa ko, sir. 7 to 2 ang trabaho ko. Uuwi ako ng 2:30, darating ang bahay. So 3 o'clock, kailangan ko nang mag-online, mag-open ng account. Kasi, andyan na. Yung mga proctors natin, mga teachers natin, sila, Sir Ryan, Sir Jay, Osan, tsaka si Miss Ong. Kailangan umaten tayo kasi maganda yung topics eh. Pero good thing, you know, yung mga coaches natin, ano yan, ang galing. Kapag umaga, aminado ako sa sarili ko, ayoko ng boring na teacher. Ayoko talaga ng boring na teacher. Kaya somehow, nagpapatawa sila o meron silang sense of humor. Which is kailangan natin nun. Kasi, nag-burnout na tayo sa trabaho eh. At the same time, ayan na naman yung libro. Bubuklatin mo ba o hindi? So, yun, malaking tulong. Malaking tulong yung mga strategy ng mga coaches natin. At siyempre, yung IPASS dyan. Sobrang ang smooth ng proseso. Yun, sir. Ayun. So, sir, para dumating sa'yo, no? Una, no, napansin ko, napaka, actually, na nakarelate ako noon nung sinabi mo na itong, ano, yung 2009 graduate. Parang ang nung time na yun, talagang hirap na hirap talaga makapasok yung mga nurses, no? And I can just imagine, pero yun mo, yung tiyaga mo, no? To really, na volunteer for 2 years, grabe, no? Parang, grabe, volunteer for 2 years. Medyo hirap yun, no? And feeling ko talaga nung time na yun, talagang, well, we could see it, no? Na talagang maraming nurses at that time na iba ng field. It's because kasi yung opportunity is not that ano eh. Kita mo naman, di ba? You have to volunteer. And maybe, no, you're part of that. Na talaga mag-iisip ka even though you really love this career, you really love this nursing career, but you need to, sabi mo nga, you need to provide for your basic needs. You need to provide for your family. And now, how are you going to do that with this volunteer? And somehow, no, we're very lucky to be able to have this opportunity ngayon. And I would just like to know, no, ang tagal nun, ang tagal, sir, nung naging work mo as medical coder. What do you really do as a specific? Parang... Actually, ang ginagawa namin, part ng trabaho ko is to audit yung ginagawa ng doctor. So anong ginagawa? May mga doctor kasi ina-abuse nila yung mga medication. So yung doctor, for example, dinayagnos niya si pasyente ng UTI. Pero yung doctor, ang dami niyang pinaprescribe na medication eh, na hindi naman related sa UTI, which is questionable. Kailangan namin i-query kasi hindi kikita ang hospital natin, hindi tayo babayaran ng insurance kung nagpe-prescribe ka doctor ng kung ano-anong gamot na hindi naman related sa UTI. So yun, mahirap kasi mapapaaway ka talaga sa doktor kasi ako ang doktor dito, nurse ka lang o admin ka lang. May mga ganung scenario, pero siyempre, kailangan gawin natin yung trabaho na. Trabaho is trabaho, walang personal ang doktor, ginagawa ko yung trabaho. Yun, ganun yung trabaho ko. So somehow, sir, no, may relation pa rin naman sa nursing field. Pero I could just imagine, no, your work kasi you haven't been on bedside for 11 years. How did you feel? Paano ba dumating muna sa'yo, sir, yung NCLEX? Paano mo naisip na this is the right time to really work for my ano, for my career? Last February 2022, nagbabrowse ako sa YouTube, sir. Sabi ko, bakit yung YouTube laging lumalabas mga question and answer sample review ng NCLEX? Sabi ko, i-click ko nga ito. Try ko kung gumagana pa yung brain cells ko, ha. I-click ko. Nag-try akong mag-answer mga few questions, sabi ko sa sarili ko, aba, parang gumagana pa siya. Sabi ko, bakit hindi ko try mag-NCLEX? Nagbabrowse ako ng Facebook ko, ang laging lumalabas is si IPASS. Sino ba si IPASS? Sabi kong ganyan. Sino ba yung IPASS na yan? Pag-click kong ganyan, si IPASS pala ay nagpa-process siya ng NCLEX. Lahat. So, nakita ko si New York na kahit pala walang clinical or current clinical experience, pinaproseso nila. So sabi ko, sige, i-message ko si IPASS, agad-agad nag-reply, agad-agad nag-process ako ng papel, ganyan. Hanggang sa pumunta ako sa isang bookstore, talagang bumili ako ng libro. Kaso mali yung librong nabili ko. Honestly, mali. Kasi nag-search ako sa Facebook na puro ganito pala yung kailangan, na Saunders, na mga 8th or 9th edition, ganyan. Ah, ganun pala. Sabi ko, sige, hindi naman sayang, pero hindi ko talaga nagamit yung ilang books na, tatlo ata siya. Tapos, sabi ko, while waiting for the ATT o yung approval nga ng ganyan, sabi ko, aral muna ako. So, ang ginawa ko, nag-aral ako. O, tapos, sabi sa akin ni IPASS, ba't hindi ka mag-enroll sa IPASS Academy? Sabi ko,
Magkano po ba? Ayun, may register po. 18,500. Okay, sige po. Try natin. Kahit. May matututunan at matututunan na naman ako doon. And then, sabi ko, sige, attend tayo. Kaso, tama ba yung oras? Sakto naman siya sa oras, sir. Ang ganda kasi, 2:30, nasa bahay na ako. 3 o'clock, mag-i-start. So, sige. Sakto. Ang ganda. Ang ganda ng schedule para sa akin. Tapos, umuwi ako ng April. Kasi ang tagal kong hindi nakauwi ng Pilipinas. Pandemic, 2 years plus 1 year. So, approximately 3 years ako bago makauwi ulit ng Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, pag-uwi ko ng April, mag-aaral ako. Pero walang nangyari, sir. Naka-attend ako ng one or twice ng online academy. Kasi na-miss ko yung family ko eh. Na-miss ko sila, na-miss ko ang Pilipinas. So, walang nangyari. Sabi ko, pagbalik ko na lang ng Doha, Qatar, doon ako mag-aaral talaga. Talagang itotodo ko. So, dumating ako ng May, ayan na, starting May till December 27. Kasi December 31 po, I decided to choose December 31st. Sabi ko na mag-exam last year. Sabi ko, kung bibigyan man ako ni IPASS, kung mabibigyan man ako ng schedule, igagrab ko na kahit anong date. Sakto po, meron pong date nung December 26 hanggang 31. Sabi ko, sige, grab ko yung 31. Mm-mm. Good sign yun. Sasalubungin ko ba yung bagong taon ng masaya o hindi? Bahala na. Sige, 31st hanggang sa until 28 nag-aaral pa ako. Wala akong ginawa kundi sagutan ko yung U-World kasi sayang. Nag-subscribe ako, mahal ang bayad. Sure. Maraming guys, maraming nagsasabi na ang NCLEX daw is medyo hawig sa Archer. To be honest, based on my experience, hindi siya ganun. Hindi siya ganun ka-similar. Yung format, yung font sa NCLEX exam, oo, yes. Hawig na hawig siya ni Archer. And then, mga 2 to 3 sentences yung question. Pero, iba. Sir, mamaya, allow me to share little questions. Talagang nabaliw din ako nung time na yun. Sabi ko, ba't ganito tong mga tanong na binigay sa akin? Pero, guys, ang NCLEX, to be honest, napaka-broad niya. Hindi natin alam kung ano yung ibabato kasi sa atin na mga tanong. So, from May, nag-aaral ako. Sige. Ang target ko kasi per day, pagka meron kayong Archer or U-World, try nyo at least 75 to 100. Pero dapat, guys, malaking tulong yung rationale ni U-World, sir. The best. Para sa akin, ang ganda ng rationale niya. Ang ganda ng pagka... Si Archer kasi medyo matipid magkwento. Bakit yung ganun yung sagot? Pero, nakatulong. Magaling din si Archer naman. Nung nagka-budget ako, sabi ko, sige, mag-ano ako ng 3 months ni Archer. Pero si U-World talaga yung pinagtuunan ko ng pansin. Ayun, sir. Tapos, sir, nung sa kita ko, parang 7 months all in all yung preparation? Yes, sir. And your, ang mga materials mo dito is U-World, Archer, IPASS? And did you use the roadmap ka rin, sir? Unfortunately, hindi ko po nagamit si roadmap. Hindi mo na nabuksan, oh. Kasi busy, oh. Mas gusto kong painggan yung live lecture talaga, sir. Mm-hmm. Kapag nga po, hindi ako nakaka-attend ng live lecture kasi ang sakit ng ulo ko, pagod. Yung recorded, hindi ko rin siya mabuksan kasi iba talaga pag may live. Iba talaga yung live lecture talaga. Sabi ko nga, sir, no, marami din kasi ko nako-coach na student na nagsasabi, sir, ako po, mas gusto ko, sir, recording na lang ako kasi pwede ko ma-replay, pwede ko ma-skip. Sabi ko nga, depende kasi sa student yun, no? For example, makikita mo sa recorded kasi, if kung maaari talagang goal na goal ka sa oras, yung iba talaga, inaano pa nila yan, yung fina-fast forward. Yung iba pa nga, pag medyo, magkakintuhan, medyo ina-advance nila. Pero sabi ko nga, alam mo kasi, itong mga to is, may importance yan eh, bawat isa dyan eh. For example, yung mga simpleng kwentuhan, tawanan, that's part of it eh. Kasi we know that this journey is quite stressful, no? And staggering na pag dire-diretso, dadating yung point magsasawa ka, papagod ka. And sir, na sabi mo sa amin no, na during your NCLEX journey, you experienced this na parang medyo tinamad na ako sir, medyo na down ako. Kailan to sir? And how did it happen? How did you deal with it?
Sir, during examination, doon ako na kinusyon ko yung ability ko. Sabi ko sa sarili ko, do not believe on your doubts and do not doubts on your beliefs. Sabi ko ganyan. Lagi ko sinasabi sa sarili ko yan. Pero nung first 10 question kasi, sir, talaga, tinagalan ko yung first 10 question. Bakit ganda tong mga tanong na binibigay sa akin? So ang ginawa ko ng first 10 questions, talaga, sabi nga po nung kapatid ko bago mag-exam, kung hindi mo alam ang sagot, choose letter C. Because Christ is the answer. Pero bakit ganun? Parang ang best answer para sa akin is letter B. Sabi kong ganyan, so bahala na. So sinunod ko pa rin kung ano yung nasa puso ko, kung ano yung parang best para sa akin. And good, sir, alam niyo po, yung mga questions na napunta sa akin, antipid niya, parang hanggang ano lang siya, ABCD lang siya. Wala siya, sa ata ko parang tatlo o lima lang. Wow. Ang konti. Tapos, pero sir, number 27 question, hindi ko makakalimutan, sir. Sabi ko, sir, anong klaseng tanong yun, sir? Parang, saang libro ko ba ito madadampot yung tanong? Sabi ko, anong bang tanong to? So, hindi ko na maalala lahat ng mga question kasi naiirita ako minsan, sir, kapag may naglalakad sa kwarto. Parang ang tatalino ng mga tao, sabi ko. Kasi tayo sila ng tayo, parang ang bilis na lang matapos. Parang yung pala siya, nag-ano lang pala sila, nag-break o nag-washroom. Siguro, kumakabog na yung puso ko. Sir, before pala, nung lahat na kami tinawag na kami dun sa Pearson View, no, sa desk, bakit number 13, tinatawag yung number 13? Kasi pagka na-read mo na instructions, kailangan mo na pumunta dun sa ano para mag-ganyan-ganyan-ganyan. Walang tumatayo, sir. Number 13 kasi, malas para sa Pilipino yun. Iniisip nila malas. Sabi ko, bakit walang kumuha ng number 13? Kung ayaw nyo, ako kukuha. Okay, number 13. Sabi ko nga, ayaw nyo. Hindi ako naniniwala sa karma. Hindi ako naniniwala sa bad luck. Hindi ako naniniwala sa 13. Ako nang kukuha ng 13. Pero somehow, kinabahan din ako. Kasi ayaw ko talaga. Tapos, ang pinaka-naalala ko last, number 75. 70 pala, sir, kasi nangangatog ako eh. Parang nag-hyperlay na ako. Kailangan ko mag-break. Lumabas ako, uminom ako ng cola, Toblerone, nguya, punta akong washroom. Sobrang dami ng pila dun sa lalaki, hindi ko na matiis eh. Sa CR ako ng babae, umihi. Tapos may kumatok na babae, sorry. Nag-sorry na lang kasi hindi ko na kaya talaga. Medyo malamig din sa area ko. Hindi ko alam kung nakatutok ba. Sabi ko, kailangan ko mag-gloss. Tapos, bawal pala. Medyo mahigpit sila, sir. Parang bawal mga ipag-usap o kap-kap. Kulang na lang, sir. Parin ko yung pantalon. Sabi ko, lahat, bulsa, angat, medyas, lahat. Sabi ko, napakaigpit. Sabi ko, sige. Number 70, sabi ko sa sarili ko, nung bumalik ako after break, kung hindi man ito huminto ng 75, okay lang. Tatapusin ko hanggang 145. Nung 75, last question, sabi ko sa sarili ko, pag ito hindi huminto ng 75, go lang. Continue ang laban. Yung friend ko pala, magkatabi kami. Sabay kami na yung friend ko, magkatabi kami ng upuan. So nagpapakiramdaman kaming dalawa kung anong nangyayari. Parang ganyan, napaka-stricto. 75, pag-trick ko, nagdasal ako. Guys, nagdasal ako, sabi ko. Pag kinulik ko tong next, okay lang. Kung hindi hinto, kung hihinto, thank you. Pag-click ko, dasal muna ako. Pag-click ko ng next thing. Survey, parang ganyan. So, tinay ko na yung survey. Kasi sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng idea, ano ba yung NGN? Para share ako dun sa mga colleagues ko, friends ko. NGN, ano ha? To be honest, ang gulo niya. Ang dami kasing ino-open. Ang daming ino-open, sir. Maubos ang oras mo sa pag-open. Kaya dapat technically magaling ka sa... Hindi naman, pero... computer. Kasi ang dahil sabi ko. Pero kakayanin naman ng NGN sa mga hindi pinalad na makakuha ng schedule until March, end of the March, ganyan. Kakayanin. Nung huminto ng 75, agad, sir. Kasi ako, iyakin ako, sir. Mababawal lang po ang luma. Natug ako sa locker, tapos na po ba? Sabi sa akin ng security guard, ba't ako umiiyak? Sabi ko, hindi ko na pinansin, bumaba na elevator. Humagulgul ako, sir. Grabe yung iyak ko. Sabi ko, naalala ko taloy. Sorry. Sabi ko,
ito na to. Sige tapos, na. Sabi ko, nag-chat ako sa mga friends ko, pag ba 75, may tendency bang bumagsak? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung may tendency bang bumagsak o sure ba na pasado. Hindi ko talaga, wala akong idea, sir. Totoo. Hindi ko din talaga alam. So pagbaba ako, umiiyak ako. Pumunta ako dun sa may security guard. Nag-sign out ako. Sir, grabe iyak mo. Anong problema? Sabi ko, sir, ano yun? Ang hirap, sir. Sabi ko, ang tagal kong nag-ready, pinaghandaan ko siya. Talaga, ang dami ko, sir, sinakripisyo. Badminton, tinigilan ko yan. World Cup, FIFA World Cup sa Qatar, hindi ako nag-participate, hindi ako nanood ng matches, anyone matches, wala akong pinanood. Sa TV lang ako nanood, wala, dito lang ako sa bahay. Ang daming kaganapan sa Qatar last year. Ang dami. Pero wala akong magawa kundi mag-aral kasi iniisip ko yung pera, iniisip ko yung gastos ko dito. Tapos sabi sa anong security guard, huwag ka nang umiyak. Sabi sa anong, ganun yung tono niya. Anong number ba huminto ang ano mo, ang computer mo? 75, sir. Eh, pasado yan! Sabi ko, nabuhayan ako pero grabe pa rin yung iyak ko, sir. Pero meron akong, ay, Sir Mark, yan nga po, medyo hindi ko siya na ano, nalulungkot ako, Sir Mark. Kasi, sir, nung nag-uusap kami ng security guard, medyo bulky siya na ano, dalawa actually siya, nag-shift na sila ng ano eh, ng work. Ang gabi pala siya. Tapos may kumausap din sa akin pang umaga. Kasi, sir, sabi ko, pag ako po nakapasa, I promise, babalikan kita. Pero yun yung nakakalungkot. Nakapasa ako pero hindi ako nakabalik, sir. Kasi, gusto kong bumalik kaso na-dengue ako, na-COVID ako. Parang, nagpunta ang Boracay. Pag uwi ko, grabe yung platelets ko, ang baba. Tapos, grabe na yung ano ko, sabi ko. Doon ako sa bahay, nung mga remaining days ko sa Pinas, sabi ko, hindi naman. Pero yung mata niya, kasi may mas siya, maaalala ko siya sa amaw, sabi ko, sa susunod na pag uwi ko, babalikan kita, sir. Tapos, hinihintay ko yung friend ko, wala pa rin. Kasi usapan namin, pagka nakatapos na, chat na lang tayo. Naghintay ako ng minuto, lumapit na sa akin yung morning shift na guard. Sir, so, nag-smoke ako. Sir, nangangatog ako eh. Kasi parang gusto kong marelease yung tension ko. Sir, kasi yung hagulgol ko, hindi ako makapaniwalang tapos na. Sleepless nights talaga, ang dami nun, ilang buwan. Kasama sa kanya isang security guard na morning shift. Sir, ano mo? Hindi pa natahan. Ano bang nangyari? Sir, ang hirap kasi. Parang walang kasiguradan yung mga sinagot ko. Tapos, saan ba huminto? Eh, sir, sabi niya, lahat ng mga kumukuha ng exam, kapag huminto ng 75, pumapasa. Talaga po, sir. Ang sabi ko na naman sa sarili ko, sir, sino po ba yung guard sa kanina doon sa reception? Sabi ko, ay, wala na. Umuwi na yung panggabi yun. Sir, kasi nangako ako. Kapag nakapasa ako, babalikan kita. Bibigyan kita ng token. Pati ikaw, sir. Babalikan kita. Bibigyan kita ng token. Kumalma ka na. So, yung mama at papa ko naghihintay sa likod, sa may McDo, tsaka yung bunsoong kapatid. Aba, naglalakad ako, sir. Ng building. Grabe. Hagulgul ako. Sabi ko, ma, uwi na tayo. Niyakap ako ng mama ko. At na-relieve somehow yung tension. Sabi ko, ayoko na, uwi na tayo, pagod na ako, utak ko, sabi ko ganyan. And pag-uwi ng bahay, itinulog ko na lang, pero pag-gising ko, ganun pa rin yung nararamdaman ko. Pero sir, alam nyo, guys, malakas yung kutob ko na may mga mali akong sagot. Siguro may himala. Parang, baka binago niya yung sagot kasi. Kasi sir, nahihirap talaga ako eh. Binago nung nasa taas yung mga sagot, baka ginagalaw niya yung kamay ko, sabi ko. Ano, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, sabi kong ganyan. Binigay niya sa akin at the right time talaga. So sir, nung, di ba po, December 31st? New Year. Sabi ko, kailangan kong umalis. Kasi, sir, walang nakakaalam na magte-take ako ng NCLEX. Nung one day, nung araw lang na yun, nalaman ng relatives ko, ng family ko na magte-take ka pala. So, after ng putukan, January 1, 2 o'clock in the morning. So,
inaya ko yung pamilya ko. Punta tayong Karamoan sa Bicol. Layo. Kasi walang signal dun, sir. Walang signal. Lalabas na yung result. January 2, alam ko lalabas yung result. Nagpunta kami sa bayan. Noon nandun na kami sa Karamoan. May bayan, nakareceive ako ng mga emails, mga messages. Hindi ko siya binuksan, sir. Hindi ko siya binuksan kasi ayokong sirain, ayokong uuwi ng Karamoan, papuntang Marilao, Bulacan, na malungkot kung saan ang bagsak ako. Maapektuhan ng driving, maapektuhan yung pamilya habang pauwi. So, ayoko. Hindi ko siya bubuksan. Noong January 3, umuwi kami, mga bandang hapon, ang dami kong nakitang sign sa bawat kanto noong daan. Bandang kalagitnaan siguro sa Quezon. Diba guys, uso sa atin kapag nakakapasa tayo ng mga board exam, congratulations, ang daming tarpaulin, diba? Congratulations for passing this, ganyan-ganyan. Sabi ko, buksan ko na tong email. Si IPASS, ang kulit. Ayan si IPASS, nag-email. So, tahimik lang ako. Nasa unahan ako. Kasi wala ako sa mood mag-drive. Open ko po nung cellphone. Unang-una ko. Kung ano daw? Kung? Napamura talaga ako ng bonggang-bongga, sir. Talaga. talaga ng mura ko. Grabe. Iyak ko. Tapos, hindi ako in-open ko, sabi ko. You made it, ganyan-ganyan, congratulations, ganyan, pass. Nampamura talaga ako, sabi ko, Yung papa ko, maiyak-iyak, yung kapatid ko, nangangatog, tapos tinawagan agad ni ate yung mama ko kasi hindi nakasama at may nag-aalaga ng aso. So, na-relieve na rin, sabi ko, sa wakas. Sabi ko, pasado ba talaga? Pinabasa ko sa kapatid ko. Ano, ikaw, double check nyo nga, wala nang bawian to, ha, pasado ko. Sa ayaw, sabi ko, pasado ko. Binasa nila, sir, pasado. Grabe yung iyak ko. Wow. Talagang, sabi ko nga po, mababaw yung luha ko. Sabi ko, after all, ito na to. Sabi ko, para sa akin talaga. Para sa akin. At nagpapasalamat talaga ako sa, siyempre, guys, hindi mawawala ang dasal. Kailangan natin magdasal. Malaking tulong yun, yung faith natin. Tapos, mag-vitamins din tayo, guys. Kasi ang laking tulong ng vitamins eh. B-complex and brain beat. Meron akong ininom ng brain beat. At yun. Ang maipapayo ko sa inyo sa mga future USRN natin dyan. Focus tayo. Minsan kasi darating yung time na kahit anong basa mo, hindi mo naiintindihan yung binabasa mo. Pero ako, sabi ko, pagka hindi ko talaga kaya, lalabas ako. Labas lang ako dyan saglit. Iinom ako ng Arabic coffee. So, guys, magpapahinga rin tayo. Hindi, kapag ayaw kasi minsan, huwag natin pilitin minsan. Oo, minsan, kapag nagbabasa tayo, may nare-retain. Totoo yan. Pero, kapag hindi nagtatalo na yung utak at katawan natin, guys, siguro, one day, pahinga muna tayo kahit isa lang. Tapos, go back sa track kasi, siyempre, kailangan mag-renew rin yung cells natin. Diba? Kaya minsan, na-stress, lalo na sa mga babae. Buwan-buwan. Ako, mainit pa ang ulo nyo. So, kayo, kahit paano, dapat nagre-relax din kayo. At guys, kung may chance mag-ghosting kayo, ghosting sa social media nyo, tigilan muna natin yung social media. Ako, tinigilan ko ang photography. Ang daming kagandahan, daming contest, tinigilan ko ang photography. Badminton, lahat. Ghosting muna tayo sa social media. Kung hindi siya related siguro sa NCLEX, yung gusto natin ma-achieve, layo muna tayo sa mga, kasi minsan yung mga kaganapan, nakaka-stress kapag kami mga vlogger, halimbawa may napatitan Facebook, may inis ka lang. So parang natin hayaan na masira yung mood natin sa mga nababasa at nakikita natin. Tapos, si IPASS Academy, online academy, syempre guys, kung malaking tulong sila, yung mga teachers natin. Malaking tulong sila, guys. Sa Ryan, ting-ting-ting-ting, patawa ng patawa. Sige, sir. Tumawa na lang tayo. Kasi minsan talaga, sir, gusto kong tumawa. Kasi seryoso akong tao, sir. Medyo moody din ako. Pagdating sa mga
kapag ka-corny yung mga bagay, hindi talaga ako tumatawa. Pero kapag ka, to si Sir Ryan, hindi natapos ang bibig, patawa ng patawa, sabi ko, sige, patawa ka lang, Sir. Oo, natatawa ako. Kaya sabi ko, malaking tulong kasi talaga na may sense of humor talaga ang ating mga teachers talaga. At yun. Yun, Sir. Yari sa buhay ko. Wow, wow. So, ayun, Sir, no, una sa napansin ko, no, one thing about you, no. Nakita ko, Sir, ang galing kasi ng pagkapasok mo, no. Parang, sabi ko nga, no, lagi ko ito sinasabi, no, si Steve Jobs nagsabi na ito, eh, na parang it's hard looking forward, but it is always clear looking back. Kung titingnan mo yung mga nangyari sa buhay mo, no, wala ka nang kaalam-alam, kumbaga, wala kang plano bumalik ng nursing, pero because of the ads, no? Sometimes talaga God uses things or people, no, around us to send us a message of what you have to do, no? And sometimes, no, talagang tulad noon, 'di ba? Na curious ka lang eh. So, nagsagot ka din, somehow it urged you eh, to do something. Na, and ito ka na, no? So talagang nakita ko positive yung attitude, which is opportunity taker talaga. If there's opportunity, you risk it all eh. Parang sa nakita ko sa'yo, Sir, di ka nagdalawang isip eh na, sige, pasukin natin. O sige, try natin. O sige, take natin. O sige, exam tayo, review tayo. Without knowing it, no, yung dedication mo and commitment, it's already deep, no? Kasi nakita ko sa'yo, Sir, no, one thing, isa pa, no, comment lang ako doon sa mga nabanggit mo kanina eh. Sabi mo na there is a lightning question. And that's very true, no? Sabi ko nga, no, pag magte-take kayo ng NCLEX, disregard a lot of stereotypes. Kasi marami stereotypes eh. Na kasi mas madali yung NLE, local boards, kaysa sa NCLEX. Tama yung sinabi mo, Sir. Sabi mo, yung sabi nung iba, yung UWorld or Archer, parang NCLEX. Sa aking assessment, Sir, parang siyang NCLEX in a way yung kung paano ka nila lilituhin sa question. But the difficulty is parang 5 times harder for me. That's for me, no? For me, parang siyang 5 times harder. Pero of course, yung, the way it is asked, parang Archer or UWorld somehow. Pero yung difficulty ng question, it's harder, no? It's harder. Yung NCLEX po kasi, no, just for us to understand, it is made by the US, no? So, kaya makikita mo eh, lahat ng merong common sa US, you have tornado, you have lightning, of course, common yan doon eh. Sabi ko nga eh, it's the difference between NLE and NCLEX, so you cannot compare those two, no? So, remove that stereotype. Base yan talaga sa US standards. And at the same thing, no, na experience ko kasi, Sir, yung sinasabi mo, na hindi man lang ako bigyan ng MS, kahit na isa, Sir, isa man lang. Ngayon, sabi ko, isang priority lang, please, Lord, bigyan mo na. Pero wala, no? This is one thing to realize. NCLEX is brutal. NCLEX is brutal. No? Hindi yan maawa sa'yo. Hindi yan maawa sa'yo na, ay, hindi ka pa pala nakapag-review masyado. Sige, dadalian ko yung tanong. Hindi eh. Kasi NCLEX is made, no, to judge us, to also to gauge, no, kasi parang ano nila to eh, entrance exam. Para bang pag ito bang nurse na to hinire ko bukas, magkakaproblema pa ba, tuturuan ko pa ba to, o marunong na to. So it is there actually, no, parang ang sabi mo nga, Sir, tama yun, no, somehow it's kind of unfair. Parang wait lang, bigyan mo naman ako ng alam ko, nung pinagandaan ko. Pero the point of NCLEX is, kahit anong itanong ko sa'yo, you should be prepared. Kasi that's what we are expecting as US. No? Parang ganun yung idea eh. Kaya nga sabi ko, huwag mong mamaliitin to. No? Huwag mong mamaliitin yung NCLEX. Marami kasi minamaliit yung NCLEX na ay, kaya, review lang. And one thing about you, Sir, no, na very positive, no, you know how important this is to you. No? Yun yung nakita ko, no, na sabi mo nga, no, there is emotional, meron kang emotional investment eh. Ibig sabihin, you know how important this thing to you, and no, sometimes this is what we also would like to encourage, no, and promote to other students for us to embrace this thing, kasi this is not just any exam, no, this could change your life. And I could see that sa you, Sir, na you really put effort, you really put time, you sacrifice. Sabi mo, nandiyan yung FIFA World Cup, Sir, pero hindi ka man lang umatin, no? And, alam mo yun, sabi ko nga, no, sacrifice is really needed. Eh.
wala talaga nakapasa dito na nagsabing, oh, madali lang, wala naman akong ginawa masyado, hindi naman ako nag-effort, yan. Wala eh, talagang lahat dito naghirap. Kahit kami, sir, no? Kahit kami. Kahit po ako, kahit si Sir Mark, I know, we have different experiences, but we all undergone struggles in life, no? And yung mga struggles na yan, talagang, tama ka dun, sir, there will come a time na talagang papagod na tayo, but we keep on moving forward, no? That's the most important thing. Yun yung nagustuhan ko sa attitude, sir. Attitude talaga, no? Attitude na, this thing is important. I know how important this is, so I will prepare for it. Kaya ang lagi kong advisor sa mga kinocoach ko, ano, first, before anything else, respect the exam. What do I mean by that? Kasi if you don't respect this exam, kung hindi mo ire-respect kung gano'ng ka-importante to, then most probably, hindi ka papasa dito, no? If ituturing mo na parang joke lang to, na take ko lang, eh, hindi ako masyado mag-prepare, busy ako eh, may iba akong priority eh. Hindi ka rin ipra-prioritize ni NCLEX, no? Sabi ko nga eh, NCLEX is brutal talaga. So hindi ka niya hihintayin na maging okay bago ka niya ipasa, no? You need to do your part. You need to really put the practice, the effort, the struggle, and to deal with everything, no? And that is what really makes you a USRN, no? Sabi ko nga, sir, eh, yung preparation, eh, hindi naman yung exam yung nagpa-USRN sa'yo, eh, but your preparation going to that exam. Before you go to that examination center, you're already a USRN. Mm-hmm. In technically, no? Kasi you're already prepared. And sir, sabi mo sa amin, parang medyo hirap ako sa, ano sir, hirap ako sa ratio. Pero as we could see it, assessment sir, dun sa mga sinabi mong questions, no? Nakikita ko na nakuha mo, no? Nakuha mo with proper preparation, no? Nakuha mo siya. So talagang ikaw sir, pinatunayan mo rin, no? 11 years without practice, you can do it. Mm-hmm. Diba sir? So that's one great thing, no? To see. Sabi ko nga, lalo na napakaganda, no? This is our last day for this 8th cycle, and it's wonderful to see someone like you who really put importance to this NCLEX, no? And treat it with respect, and you really deserve this NCLEX, this NCLEX pass and USRN after your title. I think ayun, congratulations, and we're so happy for you. I think Sir Mark would also would like to say something. Hi, Sir Mark. Hi, Sir Jake. Congratulations. No, thank you, sir. I was like enjoying yung kwento mo kanina na, ayun, parang, oh, okay. Maraming ano. Siguro, one of the major takeaway that I can get from yung story mo is, it's really important that you have to recognize kung gaano kalaki yung task at hand mo. Diba? You have to recognize na, oh, NCLEX is hard. So, syempre, pag naset mo kasi expectations mo na ang laki-laki ng task mo, so that means malaki din yung effort na kailangan mo ilagay. Tama yung sinasabi niya sa Justin that this also entails sacrifice. Like, sabi mo nga, ang daming ganap sa Qatar itong nakaraan, pero wala kang ano, na-attendan. Diba? I mean, of course, no? I mean, minsan lang yung World Cup na mangyari dyan sa Middle East, first time pa, pero wala, hindi ka nagpatalo doon sa temptation kasi alam mo na you have important things to do na mas makakatulong sa iyo. Diba? So siguro, it's one thing that your classmates can learn from you, that you really have to know how to filter out the activities that will benefit yung preparation ninyo. Importante yun. Diba? Kasi, for example, ano ninyo na nakaka-distract ng social media, nakaka-distract yung ibang bagay, nakaka-distract yung Netflix. So, why choose that option? Kung sa yung Netflix mo, eh, di aaral mo na lang, nakailang questions ka pa noon. Yeah. Masahali. Na yung tipong, alam mo na marami ka pang gagawin. So, you have to sacrifice some areas of your life. Kasi, for example, December 31 yung exam mo, eh, January 1, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. I mean, it's also the same thing with those sa inyo, no, na medyo mataas yung anxiety, marami iniisip, like days before the exam. So sabi ko, if you can manage to park it temporarily, na like, tipong hindi naman yan urgent na kailangan mong i-attendan, sige, anong oras baka ako yung exam mo? Alas 7, o sige, matapos yung alas 12. Sabi ko, if you are really worried about something, hindi naman ganun ka-importante, address that ng alauna. Okay. Pagkatapos ng exam mo. Okay. Para at least, di ba, tuloy-tuloy.
kasi habang hindi pa kayo napag-exam, alam niyo importante ito, doon muna kayo mag-focus kung kaya niya namang ibuhos lahat ng attention ito. I mean, look at Sir Jake. Diba? He did what he had to do. Diba? And here he is right now, talking to us. Nandiyan na yung badge niya sa USRN. Diba? Ayaw niya ba nun? Siyempre gusto. Okay. So, Sir Jake, congratulations again and thank you for the trust that you have given IPASS. No? Kahit sa ad mo lang kami nakita, so you trusted us. Diba? So thank you for that. And as I always say, itong blessing na nakuha mo is try to share this as well kung kanino at kung kailan, kung saan man yan. Kasi this is meant to be shared para at least, diba? Baka bigay din tayo ng joy sa buhay ng ibang tao. Okay? Para babalik din kasi naman sa atin yun eventually. Okay? So congratulations po ulit and we hope for the best sa iyong ano, American journey. And as I always say then, hope to see you around somewhere sometime. Okay po? Ayun. So ayun, Sir Jake, Paolo Llamas, no? Thank you very much, sir, for your time. And we are so inspired and so ano, and energized by your story. Sir, sabi mo nga sa akin, sana si Sir Jake po talaga, nahihiya po talaga siya mag-talk. Pero sabi niya sa akin, sige sir, gagawin ko to para sa mga classmate ko. Baka may ma-inspire po ako. And indeed, sir, you have inspired a lot of students and classmates right now. And I know, no, pag nalagay to sa recording, there are a lot of students who will watch this and will still be inspired by this story. Maraming salamat, Sir Jake, and congratulations. On behalf of the whole IPASS team, congratulations, sir. Thank you so much. So, yun. Thank you sa lahat ng mga makukulit na mga teachers. Ayan, kay Sir Ryan, Miss Ong, Sir Jay, and Ramchan. And sa mga students na nangangarap, isa pang may ipapayo ko sa inyo, tanongin nyo yung sarili nyo, bakit nyo ba gusto mag-NCLEX? Baka gusto nyo lang mag-NCLEX kasi gusto nyo makapunta sa US para mag-selfie. No. Lagi nyo iisipin, ginagawa nyo yan hindi lang para sa inyo, kundi para sa pamilya nyo, sa magulang nyo, sa mga anak nyo. Yung kasi yun eh, gusto natin i-secure natin yung future, better future for them. Not only for us, but for them. Okay? So yun. Guys, keep dreaming, keep praying, keep studying. Isang tabi muna natin yung kaba. Okay lang, kabahan ng konti. Huwag lang masyadong mataas. Yun. Last word, isipin nyo, yung pagkatapos ng exam, pagkatapos lahat ng paghihirap nyo, nandun sa dulo, nandun yung ano, yung reward, sweetest reward from God. Okay? So lagi kayong magpe-pray at aral lang tayo. Amen. Mawawala nang pag-asa, okay? And with that, Sir Jake, we would like to present this certificate. So this is your graduation certificate sa IPASS, sir. Ayan. So, NCLEX certificate is given to Jake Paul Llamas for successfully passing the NCLEX examination. This serves as a proof that Jake Paul Llamas is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice given this 27th of January 2023. Signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Ayan. Thank you, Sir Mark. Thank you, Sir Justin. Thank you. Okay.